Hello everybody, welcome to my channel. On YouTube, it's jrandombytes. It's me, JRB. Welcome everybody to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang sa jrandombytes sa YouTube. Then join also sa ating Facebook group, Mikrotik Learning Group Philippines. In this episode, simulan nating mag-configure ng Mikrotik router. So, open natin yung Winbox. Pag meron ng IP address yung router, pwede tayo mag-connect using IP address. Double-click lang para mag-appear sa connect to. Pag wala namang IP address yung router, like 0.0.0.0, pwede tayo mag-connect using MAC address. So, ito yung isang advantage ng paggamit ng Winbox. Kasi pwedeng mag-connect using MAC address. Double-click lang natin yung MAC address para mag-appear sa connect to. Then, login yung username. So, in this case, admin. Then, password. Wala pa itong password. So, blank lang. Then, click connect. Yan na yung ating Winbox. So, take note sa mga menus sa Winbox. Yung first task natin is to reset to no default configuration yung router. Usually, pag may default configuration yung router, meron na itong rules sa firewall filter. So, to reset sa no default configuration, punta sa system, then reset configuration. Click yung no default configuration, then reset configuration. Do you want to reset all your configuration and reboot? So magre-reboot yung router. Click yes. So hintayin natin na magreboot yung router. So naka-reboot na yung router. Open ulit natin yung Winbox kung nag-close siya. So wala itong IP address. So 0.0.0.0. So mag-connect tayo using MAC address. Double-click lang natin yung MAC address. Login as admin. Wala pang password, so click connect. So, pag no default configuration, check natin sa IP firewall. Wala rin siyang firewall filter rules. So, of course, hindi safe yung router natin pag wala siyang filter rules. So, bago i-deploy sa production yung router natin, kailangan i-configure natin yung filter rules. Yung next task natin is set natin yung router identity. To set router identity, punta lang sa system, then identity. So, set natin yung name ng router. Pag marami kasing Mikrotik router, kailangan nating malaman kung tama ba yung ina-access nating router. So in this case, lagyan ko ng pangalan. Then next task natin, set natin yung IP address ng router. So, alin dito yung para sa LAN natin, alin yung para sa ISP. So, in this episode, gamitin natin yung port 2 para sa LAN. So, to set IP address, IP, then addresses, click plus. So, yung gagamitin natin IP address for this episode is 192.168.88.1. May subnet na /24. Then click apply. So meron ng IP address yung port 2 natin.
Yung next task is set up DHCP server for LAN. To set up DHCP server, punta lang sa IP DHCP server. So click natin yung DHCP setup. Yung para sa LAN natin is port 2, Ether 2. Click next. Yung address na gagamitin natin ay 192.168.88.0/24. Yung gateway address or IP address ng router, yung gagamitin natin ay 192.168.88.1. Click next. IP addresses na ipapa-list natin para sa ating mga client sa LAN is from 192.168.88.2 hanggang 192.168.88.254. So, madali lang po yung mag-configure kasi click next lang tayo ng click next. DNS servers para sa mga LAN clients natin. So, pwede natin gamitin yung DNS server ng router mismo. So, 192.168.88.1. Then, list time. Pwedeng default lang muna na 10 minutes. Then, okay. So, okay na yung DHCP server natin. Yung next task natin is set yung DNS server for LAN. So, to set DNS server, click IP, DNS. So, para maka-access yung mga computers or cellphones sa LAN natin ng DNS server natin, click natin yung Allow Remote Request. Then, click Apply. Then, yung upstream DNS servers natin, pwede tayong gumamit ng mga public DNS servers like kay Google 8.8.8.8 or 8.8.4.4. Then click apply and okay. So para matesting natin yung DHCP natin, enable, disable lang natin yung network adapter or disconnect natin yung cable. So sa ngayon, mayroon ng IP address na galing sa DHCP server ng router. So yan na yung IP address na nakuha ng laptop galing sa DHCP server ng router. IP address, default gateway, DHCP server and DNS server. Yung next task natin is mag-set ng WAN or ISP settings. So sa ngayon wala pa tayong internet. So inopen natin yung Google, wala pa. That's why yung next task natin is mag-set ng WAN or ISP settings. So, maraming paraan, pwedeng dynamic or pwedeng static yung pag-set ng ISP or sa WAN. So, try natin yung dynamic na IP address. So, go to IP, DHCP client, click plus. Yung gagamitin nating interface para sa ISP natin ay port 1. So, assign natin yung port 1. Then, click apply. Click OK. So, nakakuha na ng IP address yung port 1 natin galing sa router ng ISP. So, check natin sa IP addresses.
andyan na yung IP address ng port 1 galing sa router. So, meron na bang internet yung laptop? Wala pa rin. Meron na bang internet yung router? Check natin. So, click new terminal. Ping natin yung Google halimbawa. So, ping google.com. So, may reply na. So, meron ng internet yung router natin pero yung laptop, wala pa. So, yung next task natin is set natin yung network address translation masquerade. Punta sa IP firewall NAT tab. Then click plus. Saan lalabas yung papunta sa internet natin? Yan yung iset natin sa out interface. So sa Ether 1, then click action, click masquerade, then click apply. Okay, meron na kayang internet yung laptop natin? Check natin. Ayun, meron ng internet. Maka-open na tayo ng Google. Meron ng internet yung router natin. Meron na rin internet yung client natin. In this case, yung laptop. Yung next task natin is setting the SNTP client. Go to System, SNTP Client. Click Enable. Then gamit tayo ng time.apple.com, then time.windows.com, click apply, and okay. Right click tayo dito to add the time, then date, add date. So meron na tayong correct time and date. Pwede rin natin i-add yung CPU, add natin yung memory, or kung gusto mo, pati yung uptime. So, important sa router na meron correct time para sa logs natin. Meron siyang correct time. And then sa other functions na nagre-rely sa correct time. Next task natin is update natin yung operating system or OS ng router, which is RouterOS. Yung RouterOS ay based on Linux. Punta tayo sa System, Packages, check for updates. So may different channels yung RouterOS. So pwedeng stable for the latest or long term. So in my case, pipiliin ko yung long term. Then download and install. So nagda-download ng bagong router OS, yung router. Hintayin lang natin matapos. Then pag natapos ito, automatically magre-reboot yung router. Pag naka-reboot na yung router, magko-connect ulit tayo. So since may IP address na yung router, we can connect through IP address. Double click lang natin yung IP address, username, password, then click connect. After upgrading ng router OS, check natin system packages. So 6.44.5 na. Long term channel. Then check installation. Okay. Yung next task natin is update firmware. System, router board. So, upgraded na yung firmware. Kung hindi pa, click mo yung upgrade.
Then, kailangan mong i-reboot yung router para ma-upgrade yung firmware. To reboot, go to System, then Reboot. So, after rebooting ng router, check natin yung firmware. So, System, Router Board. So, makikita natin yung firmware ay already 6.44.5. Okay, so for this episode, natakal natin yung ganito. We have the reset to no default configuration, identity, IP address ng router for LAN, DHCP server, DNS server, then ISP settings, yung network address translation masquerade, SNTP client, nag-update rin tayo ng RouterOS, then firmware ng router. So that's it for this episode. And thank you so much for watching. Of course, I welcome your comments and suggestions. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, it's jrandombytes on YouTube. Join our Facebook group, Mikrotik Learning Group Philippines, para sa inyong mga katanungan. So that's it guys. See you again for the next video. Subscribe for more videos.